Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay July 4, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang easterlies dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Intertropical Convergence Zone or ITCZ naman ang umiiral dito sa bahagi ng Mindanao. Kung saan ngayong araw ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. So pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan na sama ng panahon na maari makaapekto dito sa ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, ang buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. So huwag pa rin po natin kalilimutan yung pananggalang natin sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, dulot yan ng easterlies at ng ITCZ. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay makakaranas pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito, posible pa rin pong maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. And also, ang mga regional offices natin ay nagpapalabas din ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makapalaot yung mga kababayan nating mga isda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ang bahagi ng Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at Metro Cebu ay patuloy na makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Kaya huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 25. Sa bahagi naman ng Legazpi City ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Metro Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao bukas ay magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng ITCZ. Samantala, by Thursday and Friday naman ay meron pa rin tayong mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Muli po, during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan at maaari pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:31 ng umaga at lulubog mamayang 6:30 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.